Kamusta mga kabibib? Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano mag-shift or mag-change ng gear sa automatic transmission. Kung naku-curious ka din kung paano ilipat ang gear sa 1 at 2 habang umaandar, masasagot din po yan sa video na ito. Kaya naman, simulan na agad natin ito. Okay, bago tayo mag-start sa pag-shift ng mga gears, explain muna natin kung ano ba ang mga functions nito. Basically, ganito po ang itsura ng mga gears ng isang automatic transmission. Ang P, ibig sabihin po niyan ay parking or park. Kapag nandiyan ang gear, hindi gagalaw ang sasakyan kasi nakalock po niyan yung mga transmission gears. Kaya kahit hindi ka nakaapak sa brake or kahit naapakan mo pa yung gas pedal, hindi po yan aandar. Kaya nga ang tawag dyan ay parking. So pagtapos na po ninyong gamitin ang sasakyan, bago patayin ng makina, dyan po ninyo ilalagay ang gear. Then make sure na nakaangat din yung handbrake ninyo, kasi magpartner po lagi yan. Kaya nga ibang tawag pa sa handbrake ay parking brake. May mga automatic car din, kagaya na sa akin, na hindi mo mahuhugot yung susi kapag wala sa parking yung gear. So kapag nasa neutral lang, hindi siya nahuhugot. Okay, next ay ang R or reverse. Ito naman po ang gear na gagamitin kapag gusto mong umatras. Sunod ay ang N or neutral. Ang pinaka-purpose po nito ay para maitulak mo yung sasakyan just in case na magka-problema. Madalas, ginagamit din ito kapag hihinto ka ng medyo hindi naman ganong katagal. Halimbawa is medyo matraffic o kaya ay nag-aantay ka na mag-green yung traffic lights. Sinasamahan din po ito ng handbrake para sure na hindi gagalaw yung sasakyan. Kasi kapag elevated yung daan, pwede po yan umatras or umabante. Next naman ay ang D or drive. Kung yung R ay paatras, ito namang D ay paabante. Sa automatic transmission, ito rin po ang pinakagamit na gear. Kasi kapag nasa D ka, transmission na po ang bahala magpalit ng gear para sa'yo. So hindi mo na kailangan problemahin kung kailangan mo na bang magsegunda, tresera, kwarta. Kaya sa automatic, halos sa D lang talaga tatambay ang gear mo. So napakalaking ginhawa talaga niya kasi hindi ka masyadong pagod. Bukod sa dalawa lang ang pedals niya, mas makakapokus ka din sa manibela. Kaya madaming naiinganyo na kumuha nito. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, mabilis na nag-auto-shift ang automatic transmission. May times na hindi agad nito nalilipat sa tama yung gear. Especially pag nasa uphill at downhill. Kaya meron din po tayong lower gears dito para may choice tayo na ma-switch agad sa tama yung gear. Halimbawa, pag sa paakyat, pag hindi kayo komportable, tingin ninyo ang bagalin nyo kahit madiin na yung apak sa gas pedal, ilipat nyo na po yung gear sa 2 or second gear. Sigurado mag-improve po nun yung takbo ninyo. Ngayon, pag tingin ninyo parang kulang pa din, doon nyo na po ilipat sa 1 or first gear. For sure, mas smooth na po ang pag-akyat nyo nun. Sa ibang automatic, L naman po yung nakalagay dyan. Bali itong mga lower gears, pwede rin magamit sa downhill or pababa para naman po sa tinatawag na engine braking. From the word engine brake, pinapabagal po niyan ang sasakyan sa tulong ng engine. Di ba usually para bumagal tayo, brake pedal ang ginagamit natin. Bali meron din po tinatawag na engine brake. So napapabagal din ito yung sasakyan sa pamamagitan ng pag-shift sa lower gears. Kaya kapag sobrang matarik tapos pababa, mag-shift ka either sa 2 or 1. Depende sa kailangan. Para hindi lang brake pedal ang tutulong para bumagal ka. Pati engine brake, meron ka din. So ang tendency, hindi ka basta-basta bubulusok pababa. Mas madali mo makokontrol ang sasakyan. So yan po ang gamit ng 2 at 1. Kapag nasa patag ka na o hindi na masyadong matarik, pwede mo na ulit ibalik sa D. Okay, so na-explain na natin kung ano ba ang mga gears at functions nito. Alamin naman natin kung paano mag-shift or mag-change ng gear. Bago tayo mag-start, gusto ko munang ipakita na meron ako ditong shift lever button. Bali ito po yung malaking bilog sa gilid ng aking shift lever kasi hindi lahat ng automatic meron nito. Isa po ito sa safety feature kung saan hindi ka agad makakalipat sa certain gears hanggat di mo pinipindot itong shift lever button. Para mas magets ninyo, mag-change gear na muna tayo. Baba na natin yung handbrake. Okay, sa pag-change ng gear mula sa P, kailangan na iapakan muna ninyo ng pasagad yung brake pedal at huwag na muna ninyong iaangat hanggat hindi pa kayo ready na umandar.
Huwag po ninyong kakalimutan yan dahil ito po ang pinaka-safest way. Papakita rin natin yan kung bakit. Okay, so apakan ko na yung brake ng pasagad. Ngayon, tignan po ninyo ito. Hindi ko maibaba yung gear kahit na nakaapak na ako sa brake pedal. Kasi pinipigilan po siya ng shift lever button. Bali, kailangan ko muna itong pindutin para mailipat ko na siya sa R. Nakabrake pa din po ako niyan ha, mamaya ko na yan iaangat. Ngayon, kung gusto ko naman siyang ilipat sa N, pwedeng-pwede na, kahit di ko na pindutin yung button. Ganun din pagpapunta ng D at ng 2. Pero, pagpapunta ng 1, ayaw niya ulit. Nakaapak pa din po ako sa brake pedal niya na hindi ko inaangat mula kanina. So, kailangan ko lang ulit pindutin ang button para makalipat sa 1. Yan. Pag nasa 1 na, pagbabalik, kahit hindi ko na pindutin ang button, malilipat ko yung gear hanggang sa N. Pero sa R, need ko ulit pindutin. Ganun din sa P. So, ganyan po ang gamit ng shift lever button. Ngayon, para hindi kayo malito, pindutin nyo na lang lagi yung shift lever button kahit sa ang gear pa kayo pupunta. Para automatic, malilipat na agad yung gear. Ngayon naman, bakit hindi ko agad pinapaangat yung brake pedal? Pakita rin natin kung bakit. Okay, so lipat tayo sa R. Ngayon, angat ko po yung brake ng dahan-dahan. Ayan, kita nyo, umaandar po tayo. Kasi automatic, aandar na po ang sasakyan yan. Ganyan po kasi ang feature ng automatic transmission. Kusa po siyang umaandar. Kahit konting angat lang ang gagawin mo sa brake pedal, aandar na po yan. E baka kasi mamaya, hindi ka pa ready. Tapos baguhan ka. Biglang umandar ng kaunti, nagpanik ka. Pagka-panik, napakal mo ng pasagad yung gas pedal, imbis na brake pedal. So ang tendency, bubulusok ka po nun paatras. Ngayon, pag may nabangga ka sa likod, baka imbis na sabihin mong sorry, sabihin mo na lang suwa. Kaya hanggat hindi pa kayo ready na umandar, huwag nyo po munang iaangat ang brake pedal. Kahit pa nasa neutral kayo, pero hindi naman naka-handbrake. Hindi pa rin po yan ganon ka-safe. Dahil nga, depende yan sa daan. Mamaya, elevated. Aandar pa din yan. Kaya nga sabi ko kanina, pag neutral, sinasamahan lagi ng handbrake. Okay, hindi lang po sa R kusang umaandar ang automatic car ha. Pati rin po yan sa D. Two. At 1. Okay, next naman, pwede po bang mag-shift ng gear from D to lower gears or from D to 2 then 1 habang umaandar ang sasakyan? Yes, pwede naman po. Gagawin din natin yan sa video na to. Pero dito lang sa patag kasi hindi pa tayo makaakyat ng bundok dahil sa quarantine. Siyempre, ayaw naman natin sumugal at magmulta. Okay, so gawin na natin. Nasa D ako ngayon. Pansinin po ninyo yung paa ko. Naka-steady lang ako sa gas pedal. Pero nakapag-switch ako from D to 2 to 1. Sa pabalik naman, ganun din. Naka-steady pa rin ako sa gas pedal, then naibalik ko yung gear from 1 to 2 to D nang hindi yung maapak sa brake pedal. Okay, so ganyan po ang pag-switch ng gears sa isang automatic transmission. Ngayon, possible po na may pagkakaiba ito sa ibang automatic transmission. Kasi bukod sa mga old models, ang dami na pong lumalabas na mga bago ngayon na mas advanced at may mga sariling features. Kaya ang suggestion ko, kayo na po mismo ang mag-discover kung paano yung pag-shift sa auto ninyo. Total, sa inyo naman yan.
pwede naman kayo mag-testing kahit sa patag muna, kagaya ng ginawa ko. Tapos, minimal speed lang syempre. Mas safe pa nga to, kesa bundok nyo agad iti-testing. Ngayon, kung nag-aadala kayo, baka masira transmission nyo, hindi naman po. Lalo na kung saglit nyo lang naman gagawin. Kasi kahit isang beses nyo lang matest kung paano ang pag-shift ng gear, for sure, makukuha nyo na agad yon. Okay, so additional information na lang po. Meron pa akong dalawang button dito sa may gears na hindi pa nade-discuss. Ito po yung shift lock button, bali pang emergency purpose po yan. Just in case po na maliskargaan kayo ng baterya, kapag sa automatic, hindi po basta-basta malilipat ang gear nun. So ang shift lock po ang makakatulong para mailipat mo yung gear sa neutral at maitulak mo yung sasakyan. Magkakaiba po tayo kung paano ino-operate yan, search na lang po yung para sa auto ninyo. Yung isa pang button ay overdrive. Hindi rin po lahat ng automatic meron nito, pero napaka-effective po nito para sa overtaking at nakagamit din sa uphill at downhill. Magkakaroon po ako ng separate topic para dito, kaya abangan na lang po ninyo. Okay, so bago tayo magtapos, konting shoutout na lang po muna. Greetings po kay na Ma'am Jenny Aguas, Josh Vasquez, Omax, Terence Cortez, Gerwin Lazaro Ligsay, Blue Alvin Aniban, at Sir Jeff B. Katukayo ko pa. Salamat po sa inyong support mga ma'am sir, at sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo. Okay, so hanggang dito na lang po muna. Sana magtutulang kayo sa video na to. Huwag niyo po kalimutang i-like at i-share to at i-follow na rin ako sa FB page ko. Kita-kita po ulit tayo sa next driving lesson mga kabit. Magabang lang at mag-subscribe.